Sweet ng asawa ko. Iisa na ako ng tenga. Marumi rin kasi yung loob ng tenga ko. Naka t-shirt lang oh, sa labas oh. Tindi. Pinagpapawisan ng kilikili ko eh. Umaya na lang pagka ano na. Mainit, hindi naman sa pag-ano. Malinis na? Sa kabila, pa-double check na ako. Tapos na. Gusto mo pumasok ako sa loob. Kabila. Kabila pa. Nasa ano kami? Outside. Yes, outside. Ano, para lang siyang, ano, Tagaytay. Mas malamig pa Tagaytay. New weather. Ano ko lang, ha? Siguro kasi umalis tayo sa Denmark ng minus-minus, kaya parang na-ano tayo dito. Negative eh. Negative. Hindi namin maiwasan mai-compare yung weather sa Denmark kasi... Weather naman, oo. Ano, talagang malamig dun. Hindi ka pwedeng, ano, pa-lamya-lamya yung suot mo. Talagang dapat... Perfect ka. Oo, protektado ka, doble-doble. Magstay ka ng 5 minuto tapos ano lang yung suot mo pa bebe, wala, tapon, iyak ka doon, talagang mag-freeze ka dito. So talagang konting patong-patong lang, konting patong, ito lang suot ko, ano lang, manipis lang to eh, ayos na. Tapos kahit tumambay ka sa labas, hanggang so far naman nakatambay ako sa labas ngayon kami, ito si Cheche nga naka t-shirt lang, ayos pa, walang ano lang press ko ang pakiramdam, gano'n. That's Mallorca. Hindi. Bale, ang plano ngayon, magbe-breakfast kami. Hindi ko alam kung saan. Wala akong idea. Pero may experience namin ngayon yung typical na breakfast ng Spanish. Ng Spain. Okay, eto na. Papunta na kami dun sa... hindi ko alam yung pangalan ng lugar, pero magbe-breakfast na kami. Yung anak namin, si Dakin. Sisi. Sa view pa lang, mabubusog ka na. Oh. Look at that. Yeah. Mountain. Tapos sa gilid mo, mountain. Look at that. Saan gaganda ng mga bahay, oh. Ooh. Iba kasi, pag tinitignan ko lang sa video, iba eh. Iba yung nakikita mo ng personal. Iba? Para kang may iyak sa ano eh, yung feeling gano'n. Basta, kahit hindi ka nature lover, pag nakita mo yung ganyan, ma-appreciate mo. Ewan ko na lang. Basta ganun ko i-describe yung feeling. No? Iba? Hindi man makita sa video yung ganda talaga. Pero dinidescribe ko sa inyo yung feeling, ganun eh. Tapos yung amoy, yung tamang-tama lang yung lamig ng paligid. Tapos yung basta may naamoy ako ngayon yung usok ng siga. Ganun na sinunog na kahoy, ganun. Nagpapadagdag siya doon sa ganda ng atmosphere ng paligid. Yon. I-describe ko lang sa inyo kasi ang hirap na ano, makita ng video eh. Kumbaga pa, maganda rin pero iba eh. Iba kapag dinidescribe ko eh. Diba? Pag ako nag-describe. Antindi na pag ako nag-describe. Basta yun. Na-amaze ako sa paligid. Guys, matindi. Iba. Iba? Iba? Iba.
Yan yung sinasabi ko sa inyo na pagkakainan namin. Diyan kami mag-breakfast. Tinapay, kape. Ang daming tao. Siguro talagang sikat siya. Cal Molinas. Yan yung pangalan niya. Okay? And of course, may overlooking kami ng bundok. Tapos sa likod ko, bundok pa rin yan. So ang ganda. Doon kami sa loob kumain kasi medyo malamig sa labas. Pag nagtagal ka, bumabad ka, tapos may bata kami. So nag-decide kami na doon na lang sa loob. So tara! Ito lang ako, wait lang ha. Yun guys, tapos na kaming kumain ng aming almusal. Alas 12 na actually. Late naman talaga ang breakfast daw dito. So, yan. Kumain kami ng mga tinapay. Typical na breakfast nila. Tinapay, kape. Yan, hindi raw sila mahilig dun sa mga itlog o ganong almusalo. So, yun ang typical na breakfast nila. At dito pa rin kami dun sa area na pinapakita ko sa inyo. May bundok. Yan, may bundok. Kahit saan ka lumingon, may bundok. napakagandang lugar, no? Yeah, yan. Ganda ng view, oh. Pasensya na, inosente ako talaga dito dahil matagal na akong dinakakalabas ng Denmark. Tapos dito ka pa pumupunta sa ganitong lugar. Diyan ka mag-aalmusal, diyan ka magkakape, di ba? Parang nasa panaginip mo lang yan, pero eto, magagawa mo dito. Ganda ng view. Troya Restaurant. Yan, napakagandang nilalakaran namin. Parang makikita mo lang to sa mga movie. Pero eto, ano na, real life. In person, we're walking on the street of, anong tawag nila dito? Valdemosa. Yun. Diba? Husay. Valdemosa. Yan. Bali kasi ang itsura niya. Maliit yung lakaran, yung alley. Tapos may mga matataas na building sa paligid. Oh, ganito oh. Sa mga movie mo lang mapanood to. Yung mga naghahabulan sa movie. Dito sila nagtatakbuhan. Ganyan. So, nakakatawa kasi ito, naglalakad na kami dito mismo. Tsaka ito, tignan mo sa kaliwa ko. Ganda oh. Pwede kang bumaba dyan. Tapos, bundok. Ganda. Well, nagbiblend din yung suot ko sa paligid. Camouflage oh. Sige nga, Sid, pakisabi nga. Kaninong bahay to? Bali ito yung birthplace ng Santa Catalina. Okay. Dito siya pinanganak. Pwede kapag pumunta dito mga turista dito ko, pwede kang mag-mingin ng prayers, special intentions. Oo, pag may ano ka na. Nice. 1531 pa yung ano, yung lugar na to. Dito ako nandasay. Santa Catalina. Oo. Pasok kayo. Pwede pumasok. Prayer. Pwede humingi ng prayers. Alam, grabe kinilabutan ako. Yan. Yan. Galing kami dito sa chapel na to. Santa Catalina. Yan. Yung mga gantong lugar, napaka-holy niya. You have to pay respect sa ganun. So, basta, kahit hindi ka religious ang tao, you have to pay respect sa mga ganyang mga lugar. Tapos, since 1931 pa siya, tapos makikita mo dun yung pinakabuto ni Santa Catalina. Tapos, yan. Basta yan, you have to pay respect sa mga ganun. Napakaswerte namin, guys, alam nyo ba? Kasi itong lugar na to,
pag summer talagang tinatao to. Pero ngayon, dahil nga winter, wala masyadong tao. Ganyan, no? Maglalakad ka, wala. Hindi masyadong, yung baga, pati dun sa Santa Catalina, talagang yung lugar, eh, hindi masyadong ano, crowded. So, maganda pagkakataon din yun. Dahil parang masosolo mo yung place, makapag-concentrate ka, makapag-focus ka sa gusto mo sabihin. Kung may prayer ka, ganyan. Makapag-focus ka. Yeah, ang ganda ng pagkakataon na to. Kasi ang winter nila dito, para sa amin, nagaling doon sa napakalamig na lugar. Eh, parang summer na to. Nakakatawa. Nakakahinga lang kasi puro pataas yung nilakad namin. Tignan mo naman, oh. No, kami galing. Napaka pababa yung pag ganun. Masakit na naman kami. Pero ayos. Burn na yung mga kinain namin kayo ng mga tinapay. Tapos, naglalakad kami ngayon para papunta na doon sa kakainan namin, ha? Para ano na namin, lunch. Woohoo! Kakain daw kami ngayon ng paella. Paella kasi pagkain nyo na dito galing sa Spain. Ang nakakatuwa lang, no, tayo mga Pilipino, sinakop tayo ng Spain for 300 plus years. Parang naisip ko lang, no, na paano kung hindi na hinayaan na lang natin na sinakop tayo ng Spain at ano, di ba? Sayang talaga to sila si Rizal kasi Andes Bonifacio eh, lumaban-laban pa eh. So eh, di, joke lang. Oops, tama na. Yung ano, sakto ako sa buhit? Oo, sakto. Oo, pasok. Hey guys, lumabas na ako saglit para i-update ko kayo. Kasi syempre, hindi kompleto yung trip kung walang pagkain, di ba? Kung hindi kami kakain. Nag-almusal kami kanina, tapos naglaad-laad kami. Ngayon, magtatanghalian naman kami. Dito kami kakain sa Canamarca. Canamarca. Can, ibig sabihin, dito sa Mallorca, is bahay. Can. Di ba? May natutunan na ako. So yun, kain kami dito at malamang sa malamang ang kakainin namin. At gusto namin kainin, gusto namin matikman eh yung kanilang paella. Yes, sir. Paella. Wow. Parang mga pinagsama-samang ano to eh. Ah, hindi ko alam mo paano. Mas mamaya, i-describe ko sa inyo pagkatapos kong kainin. Nakatikim na ako nito, kaso hindi mismo dito sa Mallorca. Nakatikim na ako sa Denmark. Paella. Yeah. So, babalik muna ako sa loob, ha? Okay? Kain tayo. Mask, siyempre. Yun guys, ito yung tinitingin namin, Canamarca, ibig sabihin ng Canamarca, ibig sabihin yan, the house of Marca, kaya pala magkahiwalay, kasi yung Can, bahay, tapos Canamarca, C-A space N-A, Marca, the house of Marca, yun, di ba, lesson, may natutunan lang ako konti. Anyway guys, gusto kong i-share sa inyo yung experience dito sa ano, sa kinainan namin. Woo! The best, the best. Kung gusto mo makakain ng authentic na pagkain na katulad nitong ano paella. Pumunta ka sa medyo mahal. Medyo mahal nga lang kasi ganoon naman talaga pag mahal, masarap. Pag mura, medyo in quality, 'di ba? Compromise yung quality. So, eto na nga yung kinainan namin. Sarap, grabe. Kasi yung pagkakaluto ng seafood, ang lambot, sa masarap, grabe, grabe, wow. Ang bali ang in-order namin yung paella negra, bali sa ano siya, pinagsama-sama mga seafood, merong squid,
Siguro yun yung pinaka magkukulay dun sa ano, kasi kulay team siya eh. Yun ang magbibigay ng kulay dun sa pagkain, paella negra, squid, shrimp, tapos ewan ko, basta mayroon pa dun something eh. Tapos yung kanin syempre yun, grabe yung experience. At saka yung company, sila siya at saka si Seed, masaya. Tapos yung pagkain, ang sarap, authentic, yung paano sinerve sa'yo, mainit, bagong luto. Wow, kumbaga meron akong rating na 10 out of 10. Kung pwede lang 11, 11 ko ibibigay. Masarap, grabe, the best. So salamat dito sa kanila, Kalasid, na dinala kami dito sa lugar na to. Ang ganda pa nung lugar. Panalo. Wow. Itong mga natitirang may puno, ay may daon, hindi na yan nawawala. Diyan na yan. Diyan na yan. Oh. Okay. Anak? Okay. Hey guys! Kamusta yung lahat? Ito na. Ay, hindi naka-on yung mic. Yeah, naka-on naman yan. Oo. Try natin dyan next time. Oo, sige. Okay, gusto ko lang tong i-end na vlog na to by saying that nasa Spain na kami. Nag-enjoy kami dito sa lakad namin ngayong maghapon. No? Nagpunta kami dun sa... Una, nag-almusal kami dun sa isang masarap na almusalan. Hindi ko na maalala. Pero somewhere, ano yun, ayan, hindi ko na rin maalala. Siguro, lalagay ko na lang dito yung pangalan. Hindi ko na rin siya maalala yung pangalan niya. Anyway, nag-almusal kami doon. Tapos, doon din kami sa area na yun nag... hindi! Lumipat kami. Somewhere mas magandang lugar din. Doon kami kumain ng paella at... paella. Kumain kami ng paella. Tapos... And, tapos, pumunta kami sa bahay nila Sid at saka ni She. Kanina sarado kasi maaga. Open na raw yung pizzeria. Gusto mong bumili? Daan tayo? Tuwan-tuwa yung asawa ko. Dadaan daw kami ng pizza. Gusto niya dumaan kasi bukas na yung pizza Ria dito. Masarap ang pizza nila dyan. Medyo mahal nga lang pero masarap. Talagang parang turista kami. Parang turista talaga. The best. Bibili lang siya ng pizza. Dito na kami muna ni Kilat. Kakausapin ko muna kayo. I guess, ang gusto ko rin lang din sabihin at para may sense itong pag-vlog ko na related dun sa title, kasi gusto kong i-title nito Vlogging with Canon 90D kasi ito yung ginagamit ko na camera, Canon 90D, at gusto kong i-promote sa inyo at sabihin sa inyo na itong Canon 90D ay magandang camera, so laging ito yung magiging title ko tungkol sa Canon 90D. So ito na. So yun na guys, sumisigaw na yung anak ko. Bakit ka sumisigaw, anak? Why are you shouting? Ha? Pauwi na tayo. Do you know where we are? We are in? It. We are in? Spain. Yeah, we are in Spain. We are not in Denmark anymore. Ah, you wanna see the dinosaur? Okay, we'll just need to wait for mommy, okay? Okay, we just need to wait for mommy because mommy is taking some pizza. Okay? Pizza. Okay, just wait for mommy for 5 to 10 minutes. Yes. Yeah, okay, good. You want to say bye-bye to your friends, to bye. Our friends? Bye. Say bye. Bye, okay. Yun guys, salamat sa panonood, salamat sa pagsubaybay dito sa vlog na to. Another vlog gamit itong Canon 90D. Another vlog, kasama kami, family ko, si Cheche, si Dakila at ako. Kung hindi niyo pa ako kilala, ako si Deo. Nag-photographer ako at nag-video-video din. Yun! At eto, pinipilit na maging vlogger. Yun guys, salamat sa panonood. Subscribe kayo kung hindi pa. Comment kayo kung nakakapanood ba nito ay nandito sa Mallorca. Hi sa'yo. I hope na, you know, soon or makita tayo sa daan na may dadalang camera. Ako yun. Yeah, kung pamilya kayo sa lugar na to,
This is pizza industria. Yeah. Subscribe ko hindi pa. Like, comment kayo ano masabi nyo. And I will see you sa susunod na video. Bye-bye. Thank you sa inyo, Sid at She. Nag-enjoy kami. Sobra. Salamat. Nasaan ka ngayon? Espanya. Saan? Espanya! Kapag naglalakad ka dito, dapat nakatungo ka. Ganun. Habang naglalakad. Kasi hindi mo alam baka makaapa ka ng pupu. Ha, init. Sarap ng weather dito. Tiyana, Sergio. Yan, saka ako pumasok. Yan, hotel lang tayo. Elevator. Ang sikip ng hotel, ano? Hotel. Elevator. Ng elevator na. Kasi hindi ko magana yung isa daw eh. Hindi ko magana yung isa. Yung malaki doon. Ay, yung malaki, oo. Dito lang kami sa maliit, nagsisiksikan. Hindi ka may tsura namin. Diba? Kalikin, oh.